Hallelujah. Maraming salamat sa Lord sa iyong kabutihan that He continue using each and every one of us mga sa channel of blessing sa ating buhay. Pag meron pa po kayong mga pinapangarap sa Diyos, a dream, a plan na gusto nyo mangyari, don't let go. Just pray and continue serving God with all faithfulness sa inyong pong buhay. And God will surely bibigay po sa atin ang ating Panginoon. Don't give up that easily sa inyong buhay. Higit lalo pag nakikita mo na mukhang hindi yun ah. Parang hindi mo punta dun yung pangarap. Don't give up. Kasi mga testing sa buhay natin yan. We're given ang ating Panginoon all out sa cross ng Calvary. No? Napagtagumpayan lahat ng Panginoon for us to have them all sa atin. Free gift that comes from God. Gusto ng Lord makita sa atin ang ating katapatan na paglilingkod at mag-glorify ang Diyos sa ating mga buhay. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito, let thy plan be done in my life. So let thy plan be done in my life. Meron tayong sarili-sariling plano. And we are so excited, di ba? To see that coming to place. Meron tayong mga pangarap sa mga anak natin, sa magiging anak natin, kung wala pa tayong anak. Even the future of our children, education po nila, lahat yan ay nakaplano. But what best is that kung ang plano na ito ay nai-lay down natin sa paanan ng ating Panginoon. Because sometimes, mahirap maranasan ang mga bagay. Sabi ko nga, sometimes we pray too hard sa ating Panginoon, but yet, maraming gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Because His plan is perfect, no? Kaysa plan po natin. At ang kanyang kaisipan na minsan hindi natin maarok, kapag hindi mo naunawaan, baka magtampuhan sa Panginoon. But just continue. Kasi sometimes, di ba, pag nag-pray ka, nandiyan na sa harapan mo, and then suddenly mawawala, then what will you do? But gusto ng Panginoon, we will remain faithful as we are sa kanyang pong harapan. Let that plan be done. Kasi mas maganda yung plano ng Diyos kaysa plano natin. Best talaga yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Now taken from the book of James, the half-brother ng ating pong Panginoong Yesus. Sabi niya po dyan sa James 4, 13 hanggang 17, now listen, you who say today or tomorrow will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it's the Lord's will, we will live and do this or do that. As it is, you boast in your arrogant scheme, or such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So, sa pinag-ministera ni James, si James kasi yung taga-encourage ng mga churches. And James is also a leader ng council, ng Jerusalem Council. So, hindi dahil siya ay half-brother ni Jesus Christ, no? Previously, wala rin pwerta ang buhay ni James, no? Isa po siyang hindi naniniwala sa kanyang pong kapatid. So, ini-encourage niya yung tao sa Jerusalem. Sabi niya, ang buhay hindi basta-basta lang. O kung gusto mong pumunta dun sa isang lugar na yun, gusto mo, magtayo ka ng business dun, gusto mo. So, ang pagpaplano, sabi ni James, ay importante. Kasi hindi mo alam, sabi, ang mangyayari sa bukas. Sino ba nakakaalam ng mangyayari sa bukas? All we have is just a faith that tomorrow will be better for all of us. But no one knows what will happen tomorrow. Baka yun na yung last na pagdating, no? Na pagdating ng ating Panginoon at kukunin tayo lahat. No one knows our future. But hinahawakan lang natin ang future natin sa ating Panginoon ay maganda. But lahat tayo ay walang kaalam-alam sa mangyayari sa ating bukas. Sabi niya dyan, instead, you ought to say, if this the Lord's will, we will live and do this or do that. Na para bang nagbo-boast pa kayo kung masyadong arugante.
Sabi niya dyan, ang pagbubus sa mga bagay na walang kabuluhan ay gawa ng kaaway. At kung may sino man, sabi niya, if you then knows the good, ngunit hindi niyo ginagawa, sabi niya kayo ay nagkakasala. So yun ang kanyang babala at recommendation para dun sa bansa ng Jerusalem. Pag-aralan po natin at tingnan natin kung sino ba si James. James taught about faith, telling us that true faith is demonstrated by what we are, how we live, and what we do. When James wrote his epistle, some 30 years later, his humility is evident by the way he saw himself. James, sabi niya sa James 1:1, James, a servant of God, yun po yung simula ng kanyang letter, sabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Inaari niya ang kanyang sarili na siya rin ay servant ng kanya pong half-brother. James identified himself as a servant rather than a close relative ng ating Panginoon Jesus. So makikita natin yung humility. And he's trying to turn back yung pananampalataya ng mga taga-Jerusalem in a true worship sa ating Panginoon. At isa pang kanyang gustong sabihin ay ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Okay? Diba dyan din sa James na sinasabi niya, a prayer of a righteous man availeth much. So pananampalataya sa Panginoon na nakilala niya. While James grew up in the same house with Jesus, he did not grow up a believer. Makikita natin sa John 7, 3 and 5, sabi dyan, Jesus' brother said to him, leave Galilee, ito na yung mga time na nagpe-perform ng Panginoong Jesus ng mga miracles. Sabi niya dyan, this is the time of Passover. No? Sabi niya, Jesus' brother said to him, leave Galilee and go to Judea. Kasi nandun yung celebration yung feast. So that your disciples there may see the works you do. Bakit ka nagtatago sa Galilee? No one wants to become a public figure o artista, sabi niya, in secret. Since you are doing these things, yung mga miracles na yung ginagawa, show yourself to the world. Gusto nila pagpiraan si Jesus Christ. Gusto nila si Jesus Christ ang maging Justin Bieber. No? So sabi niya, tutalag yung marakulungan na, pagpakita ka, go in the open. Pakita mo sa mga sumusunod sa iyo ang mga ginagawa mo. Pero dito kasi, ang Panginoon ay nag-aabang ng timing sama. Ang Diyos kasi may plano. Ang Panginoong Jesus may plano, tayo may plano. Ngunit ang best timing lagi sa ating Panginoong Jesus ay ang pagsabi ng Ama, go. Pag hindi sinasabi sa kanya yun, hindi siya pumunta. Take it for example, ang kay Lazarus. Lazarus is a best friend. Mahal na mahal siya ng Lord. When the messenger came to Jesus, sinabi na patay niya yung may sakit ang kaibigan mo. So dapat, kagara-gara, pag ikaw kaibigan, pupuntahan mo kagad. But he waited another 2 more years, or 2 more days, no? Talagang, nag-antay pa ang Panginoon ng ilang araw pa bago niya pinuntahan si Lazarus. Kasi ang Diyos, hindi siya, may mga plano siya, but easy to eat ang plano na yon ay katama doon sa plano ng ating Ama. So however, after Jesus' resurrection, James and his brothers joined the company of believers. Makikita natin ito sa Book of Acts. Sabi doon, the mother of Jesus and the women, plus yung mga brothers ni Jesus, nandun, nag-aantay for the coming of the Holy Spirit, yung promise ng Lord. Be in Jerusalem, no? At antayin nyo doon ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And they waited there. However, after Jesus, sabi niya dyan, sa Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer along with the women and ang kanilang nanay, si Mary, and with his brothers. So, tsaka pa lang, na-stir up yung heart ni James na ang kanyang half-brother is truly the Messiah. Pero nung una, kasama nila, matakin mo, 33 years mo kasama, yung kapatid mo, nagmi-miracles, ngunit hindi mo nire-recognize na siya yung Messiah. So all these great men na nakikita natin, they also mga walang kwentang tao sa panahon ng ating Panginoon. Ngunit that very abounding mercy and very abounding grace ng Lord, they were given a chance. Diba? Na bumalik ulit sa Panginoon. It so happened na bumalik siya
And he recognized and he accepted na Panginoon ay kanyang Savior at true Messiah. Kaya until now, ang libro ni James ay ating binabasa at the center of the book na makikita natin, pinupoint out niya lagi sa ating Panginoon Jesus. James apparently became the overseeing pastor of Jerusalem Church. Now, remember nung na-prison si Peter in the book of Acts. No, sabi niya dun sa mga believers, sabi niya, sabihin niyo kay James na nakalaya na ako. Si James kaagad ang kanyang sinasabi na sabihan. You see the yung pinaka-acknowledgement bilang isang leader, no, ng council ng mga group of mga apostles. Matindi ang nangyari kay James, a great turnaround sa kanyang buhay. And we see him making the final declaration during this early ministerial conference. James wrote his countrymen, the 12 scattered tribes of Israel, giving practical instruction about Christian life. He taught about wisdom, careful use of the tongue, reminded them the true godly service consists of active love and purity. Ito po yung mga sinusulat ni James, no? Na gusto niya ang mga Kristiyano is not only meron kang code as Christian, but he wants you to demonstrate of being a Christian so called. Gusto niyang mapatunayan mo that when people say that you are a Christian, talaga lumalakad ka bilang Kristiyano. At yun yung tinuturo ni James. What is your plan for today? No, kasi yung sa binigay niyang sulat, it talks about the plan of life. What is the plan for today and tomorrow? What the word of the Lord teaches us about submitting our plans to Him. Very important, kahit kung pumunta ka ng Pilipinas, no, gusto kong magbakasyon sa December, sasabihin natin sa ating sarili, situate na sa plan mo ay including ang pag-church. Kailangan kasama yun. Kasi submitting nga sa plan ng Panginoon. And the plan of God, kahit saan ka pumunta, He wants to talk to you. He wants you to have yung pagkain natin spiritually. So kasama yun sa ating pagplano. Saan ako mag-church? Meron bang church na pupuntahan ko? So it's included. Sabi niya dyan sa Colossians, sabi ni Paul, whatever you say or do, should be done in the name of the Lord Jesus. Wow, that's powerful. Say or do must be all in the name of Jesus. So ibig sabihin, makikita mo na kaagad. If we say and we do things that is not glorifying God, kailangan, huwag mo na sabihin o huwag mo na gawin. Because everything must. Kung hindi natin kaya, that's well the reality. Lahat tayo walang kakayanan na gumawa. But yet we have Jesus with us and the Holy Spirit lives in us. So the Holy Spirit will teach us all things na gusto mong gawin ng ating Panginoon sa atin. That is the abounding grace and the abounding mercy ng Panginoon. We are not capable of doing such things. Ngunit, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay ay nagagawa natin. Okay? In the end, you cannot boast that I do this, I do that. But in the end, we will say, I can do all things through Christ who strengthened me. Christianity is or should be a 24/7 relationship sa ating Panginoon. We should live 24 hours a day, 7 days a week, and every day should be a day in which we seek to bring glory to God in some way. We are here for God. We were created for His glory. God gives us life, breath, and every good and perfect gift, and the grand prize of eternal life with no pain, no sorrow, no shame, no sin, no shame, etc. So, too much ba yun ang magiging ang Lord ng glory? Ang glory niya makita sa ating buhay. So hindi pa, di ba? Lahat ng pinagkaloob ng ating Panginoon ay sobra-sobra. Para humingi lang siya na yung buhay mo, bigay mo sa akin. Let man see that my glory is in you. Yun lang hinihingi ng Panginoon sa atin. Plain and very simple. James give us the proper perspective ng life planning. Sabi niya dyan, life planning that matters your today or your tomorrow. Una, pag-uusapan natin, don't be quick to make plans in life. Doon pa rin po natin kukunin sa text natin, sa James 4,
Recognize how quickly life disappears. Seek the Lord's face and His will in all things. Pang-apat, acknowledge the sin of doing nothing. So sa apat na yon, makakatulong sa atin that if we have plan in life, may mga plano tayo sa future, sa anak natin, sa studies ng anak natin, sa ating buhay dito sa Singapore, eto ang mga basic na to, na principles na to ay makakatulong sa atin. Unahin natin, don't be quick to make plans. Sabi niyo dyan, you should know better to say, today or tomorrow we will go there. Walang pakundangan, sabi ni James. Pag gusto niyong pumunta ron, pupunta kayo, magtayo kayo ng business na walang plano. Gusto niya laging may plano. Okay? Sabi dyan, we will do business there for a year, make a lot of money. Alam mo ba ang mangyayari sa kinabukasan? Sabi niya, ang buhay, tandaan natin, ay para lamang bulak. Pagkadakay naririyan, pagkadakay nawawala. So to make business there, you must have plans. Anong iyong gagawin? Of course, kailangan tingnan mo yung lugar. Yung lugar pa suitable sa business na itatayo mo. Diba? Kung yung lugar ay parang Corinthians style ang lugar, tapos magtatayo ka ng lugawan, baka hindi mag-click yan doon. So, isusurvey mo yung lugar. No? Ano kailangan ng mga mayayaman? So, pera, kailangan mo. Plano. Manpower, kailangan mo. Oras, gano'n sila kadalas lumabas para kumain ng lugaw. Hallelujah. Kailangan niya lahat nakaplano. At sabi niya dyan, huwag masyadong mabilis para gumawa ng plano sa buhay. It takes time. At lagi yan iniluluhod sa ating Panginoon. A successful plan in life will always makikita natin kung how much time na niluluhuran sa Panginoon. No? Kaya may mga plano kami minsan. Ako nagpipray lang. No? Si Mrs. ang talagang sinasabi niya sa Panginoon completely. So I must consider yung kanyang dinidesire sa Lord rather than mine. So, kailangan natin dulog sa Panginoon lahat ng gusto natin mangyari. Give that to God. Let the Lord knows about it. This subject is very relevant sa ating pong buhay sa ngayon. For we all make plans of one sort or another. Plans for college, di ba? Ang mga anak ko may plano actually sila. What to take sa pagtungtong nila sa college, anong trabaho ang gusto nila. So, sa kanilang sinasabi, we must prepare ourselves. Una sa lahat, pera. No? Kasi mukhang hindi basta-basta ang gusto nilang mangyari. So, you have to plan for it. Ano plan? Pag kinasal, of course, ang plano mo kagad, pag nagkaanak ka. Alright? Future natin, investment. Ano bang gusto kong invest sa Pilipinas? Gusto kong bumili ng mga ilo. Hallelujah. Para palang isdaan. Ayos, ano? Yun. Gusto kong bumili, Panginoon, ng mundo. Sige na, hektar-hektarya. Meron akong kakilala na actually kapit-bahay namin, no? Pumasyal kami dun sa kanilang lupain sa Bacolod. So, sa haba na nang tinakbo nung jeep, nagtanong ako sa kanya, nasaan ba dito yung lupa ninyo? Tapos sabi niya sa akin, hanggat sa matanaw mo, amin yan. Okay. Ang lawak nun, ha? Pero totoo sa kanila. Plans for vacation. Gusto ko namang mag-enjoy. So of course, kung gusto mo mag-enjoy, kailangan mo rin pagplanuhan. Kailan pa ako magre-retire? Gusto ko mag-retire 90 years old. Yung wala nang tatanggap sa'yo sa trabaho, pinapalis ka na, gusto mo pa rin. No, hindi. Papasok pa ako. Kailan ba? Ano ba ang edad ng retirement na gusto mo? Lahat yan pinaplano. Okay? At ang pagplano, sabi niya, hindi kagara-gara. Nagaya ng mga nasa Jerusalem na kagara-gara kagad, gusto nito, gusto ganyan. Sabi ni James sa atin, don't be quick to make plans in life. Plan talagang magandang pagplano and give your plans to God. Making plans, sabi niya dyan, is not wrong. Kailangan nga yun eh. Often make plans in regard for his travel. Eh, sample natin si Paul. Sabi ni Paul, then after some days, Paul said to Barnabas, ang kanyang partner sa paglilingkod, let us now go back and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord. Anong gagawin nila? So they plan, see kung kamusta na sila.
So nagpaplano. Pag bago pa siya pumunta noon, sinasabi na nila ano kanilang gagawin. Bibisitahin lang natin sila. Tingnan natin ang kanilang kalagayan. In fact, making plans or setting goals is a key to success. Adventure we may undertake in life. Submit our plans to the will of God. Sabi sa James 14, what do you know about tomorrow? Hindi naman natin alam ang mangyayari. No? Para lang tayong pula na nandiyan ngayon pagkatapos nawawala. We can make our plans, but we should make them contingent to God's approval. If the Lord's will. Ginagamit ba natin to kung kalooban ng Diyos? Minsan, pag medyo maganit na pasukin, take a break. Mag-pray muna. Bakit Lord, mukhang hindi yata sa akin ito. Mukhang mahirap pa. Pero mukhang madali lang naman tingnan. Pero bakit? Parang hindi siya umaayon. Baka may gusto sabihin ng Lord sa iyo. So if the Lord will sa ating buhay. Sabi sa Acts, when they asked him to spend more time with them, he declined. But he, as he left, sabi niya, he promised, I will come back. Sabi ni Paul, if it is God's will, then he set sail from Ephesus. Si, kahit si Paul eh. Pag sinasabi sa kanya, pupunta siya ng Rome, sasabihin ng banal na Espiritu sa kanya, stop, papatayin ka ron. He will stop. And the same manner, kahit saan siya pupunta, lagi niya sa sinasabi, pag will ng Lord, pupunta ako. So hindi siya ganun karash. Hindi siya garagara. Basta may isipan ko, pupunta ako. Hindi, lahat siya nakaplano. Especially, pag-travel ng malalayo. If the Lord's permit, sabi niya pa rin, perhaps I will stay, nasa Macedonia, stay with you for a while or even spend the winter so that you can help me on my journey where I go. For I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits. So lahat ng mga plano nila sa buhay ay sinasubmit talaga sa Panginoon. Will ng Lord, okay. Kaya nga, pag makikita mo yung ano natin na medyo parang hindi siya sumasabay sa agos, let's take time. Let's take time and pray sa ating po Panginoon. Proverbs 3:5, ano sabi dyan? We need to trust the Lord ng buong puso natin. Okay? And lean not on our own understanding. In all our ways, must acknowledge Him and He shall direct our path. Don't be quick to make plans in life. Consider the will of God. Recognize how quickly life disappears. Kailangan natin magplano. Bakit life is fading so fast? Nung mga nakaraang taon lang, batang-bata pa ako. Ngayon, ang dami ko ng puting buhok. Hallelujah. Parang kahapon lang, takot na takot pa ako nung attend ng Sunday service. Ngayon, ako na ang nagpipreach. Napakabilis ng panahon. Dati-rati, wala namang kaming bayad pag nag-apply sa mga agency. Ngayon, pag 80,000 wala ka, di ka makakaalis. Napakabilis ng panahon. So sabi niya, recognize how quickly life disappear. You must plan. And upon planning, consider God in your plan. Because life is uncertain. No one has guarantee of tomorrow. Whether there will be even one. Or what will happen. Only God bring about what He wills for the future without fail. Kaya kailangan lang talaga natin ng Panginoon. Because pag nandiyan ang Panginoon sumasama sa atin, sigurado na tayo. Even though sometimes na nadadapa ka, sigurado kang meron kamay na hahawak sa iyo and will lift you up and start again, all over again sa iyong paglakad. So kailangan natin consider ang ating Panginoon. What is your life? Diba? Like a mist that appears for a while, then vanishes. Have you noticed how quickly things vanish? No? Gayun nga, sinabi ko, yung buhok ko, yung health ko, yung vim, ang vigor, yung pagkilos, mabilis pa dati. Ngayon, laging sinasabi, habang exercise ka naman. No? May advantage at disadvantage ang mga pag-upgrade. Yan, nung technician ako, napakabilis kong kumilos. Ngayon, nung nasa quality na ako, lagi kong naramdaman masakit yung tuhod ko pag tumatayo ako. Minsan, 4 na oras kang nakaupo. So, napakabilis ng buhay, di ba? It's changed so fast. Makikita mo yung anak mo, malaki na ngayon. No?
Dati mas matangkad ka ngayon, mas matangkad pa sa'yo. Sabi sa Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away so fast, yet inwardly we are being renewed by God day by day. Maraming salamat sa Panginoon. Even though na tayo ay pabata na pabata, ang ating figura sa panlabas, ngunit ang loob naman natin ay araw-araw binabago ng ating Panginoon. So always remember, we must make plan, and that plan will be submitted sa ating Panginoon. Because recognize how quickly life disappears. Hindi na tayo bumabata. Kaya ang mga next generation, tuturuan natin ng tama. Para sila naman po ang magdala ng pangalan ni Jesus ng maayos na maayos. Because life is brief. Little time. Sabi ni Ho, my life is speeding by without hope of happiness. Each day passes swifter than a sailing ship or eagles whooping down. Kahit si Hope, lalo na nung nagkasakit siya, mas lalo niyang naramdaman na ang buhay ay napakabilis. Hallelujah. So tayo ay binibigyan na ni James ng magandang advice that recognize how quickly life disappears. Kailangan meron tayong plano sa ating buhay. Especially sa ministry natin. Try to consider a ministry in our plan. In the next 2 years or next year, ano gusto mong makita sa ministry na pinahawakan sa inyo ng Panginoon? Gusto mo ba magdoble o gusto mo kayo kayo lang? Kailangan nakaplano lahat, no? Sa mga activities natin sa church, sa mga bands natin, ano gusto mong ma-achieve? Kailangan nakaplano na yan, well, dahil hindi tayo bumabata. Lahat tayo ay tumatanda. So kailangan meron pong magandang pagpaplano, even in the ministry. Since life is so short, it is important that we do God's will and not our own. Sabi dyan, the world that desire causes are disappearing, but if we obey God, we will live forever. Yes. Higit lalo dito sa mundong ito. Tanong ko sa inyo, anong pagkain ang walang chemical? Minsan, umiilag tayo, di ba? Oh, puno na ako ng manok. Alam ko yung mga pagpakatlin niya, may mga injection. So, veggie na lang ako. Paano nakarating ang vegetable kung galing ng Australia? Napakatagal naman sa biyahe. Pagdating dito, green pa rin yan. O siyempre, lalagyan ko ng chemical para ma-preserve siya. Alam niyo ba yung saging na galing sa Philippines? Pagdating dito, dole. Dole. Di ba? Tumutuwa tayo. Wow! Hallelujah! Pinitas ka doon, green na green pa. Pagdating dito, kunti pa lang yung yellow niya. Especially pag binabar ko yan, ano? Patatagal niya naman yata mag-yellow. Sabi ni Kuya Roger, na siya yung gumagawa dati, simple lang yung pastor, nilalagyan namin ng chemical yan. So wala ka kong makakain. Di ba? So recognize that quickly life disappear. Kailangan may pagpaplan. Buti na lang nandiyan ang Panginoon, di ba? Konting lay hands lang. Dibidikit ka agad sa pinggan mo ang chemicals. Hallelujah. Pero sabi ng Lord, anak, huwag abusuhin. Diba? Tama na yung mga lamang loob. Kasi hindi ko mapipigilan. When you pray, meron doong bata, no? Sa Facebook, na lagi kong nakikita, ang gaganda ng mga pinupost niya. Sabi niya, don't pray if you also disobey eating not the right kind of food sa iyong katawan. Huwag mo rin asahan o huwag kang manalangin, nabibigyan ka ng good health. Kung alam mo naman, ang pinapasok mo sa katawan mo ay puro mga junk foods, di ba? So huwag mo rin asahan na yung good health ay mapapasayo. So kailangan na sa atin din, right? Recognize how quickly life disappears. We must plan for our future. Sabi ni James, no, you should say, if the Lord lets us live, we will do these things. Sabi sa Isaiah, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. So, isa pa sa mga pagpaplano natin ay kailangan natin i-seek ang face ng ating Panginoon. It's different when you're seeking the hands of God and seeking the face of God. Kasi if you seek the hands of God, you're only wants blessing from God. Diba, lagi ka, Lord, piling mo ko nito. Lord, gusto ko nito. Lord, well, tuwing dudulog ka sa Panginoon, no, nagbibilmo ko ka. Ayan, alam mo yun.
gusto naman ng Lord yun na sabihin mo yung gusto mo, pero wala ka na bang ibang gustong sabihin sa Panginoon? That is seeking the hands of God. But when you seek the face of God, no matter what is the problem in life, gusto mo lang siya mapasaya. Hallelujah! Gusto mo lang siya mabigyan ng kaligayahan, ng oras, ng panahon. Gusto mo siya awitan. Kahit sa pandinig mo, ang boses mo ay hindi ganun kaganda. Because the only truth na nasa puso mo is you just want to seek the face of God. Gusto mo lang maranasan ang ating Panginoon. To a great degree, this is possible for God wants us to understand His will. Sabi sa Ephesians, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Minsan gusto natin yan, especially yung mga pumupunta ng Singapore. Magpasarap dito. Kahit ako, gusto ko magpasalamat sa Lord sa mga pumupunta at talagang ginagamit na sa bansang Pilipinas at dito ginagamit pa rin sa ating ministry. I love that. At much na gusto niyo akong tanungin, I want them to be here. Pero anong kalooban ng Lord? Minsan gusto ko yun no? Sinasabi natin talagang verbally, God will bless you. Pero pag hindi binibless ng Lord, are we going to still rely to the Word of God? Diba ko akong tanungin mo, gusto ko na dito sila eh. Kung meron tayong sarili simbahan, maganda naman ang ating kalagayan financially, papasahurin na lang sila ng church worker sila. Hallelujah. But what is the will of God? Anong kalooban ng Diyos para sa kanila? So kailangan i-consider natin lagi ang will ng ating Lord. Be filled with His will. Sabi sa Colossians, for this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Yung mga bagong ligtas dito sa Colossians, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will. Ang ganda ng prayer ni Paul para sa kanila. As much as to prosper them, but isa sa mga gusto niya is for them to be filled with the knowledge of His will. Kasi mas maganda yun eh. Pag yan na ang naging lifestyle mo, yung lagi mong sinisik yung will ng Lord sa buhay mo, hindi maganda, hindi mahirap gumilos sa buhay natin dito sa Singapore. Because you know for the fact, what is the will of God sa buhay mo? Lahat ng bagay ay naitutulog mo sa Panginoon. Bibili ka nito, bibili ka ng ganyan. No, gusto mo magkaroon ng ganito, gusto mo magkaroon ng ganyan. Pag kinukonsider mo yung will ng Lord, hindi ka pupunta sa point na tatampo ka sa Lord. Because you know na hindi minsan will ng Panginoon. So we must consider His will. At ang prayer ni Paul ay napakaganda. Be filled with the knowledge of His will. Prove His will. Totoo bang kalooban ng Lord dito? Sabi dyan, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and accepted and perfect will ng ating Panginoon. Malalaman mo lang ang will ng Lord kung lagi kang saan? Sa presensya ng ating Panginoon. Lagi kang nagbabasa ng salita ng ating Lord. Lagi kang nakikinig ng salita ng ating Panginoon. If you have talagang, alam mo yun sa probinsya, di ba? Sa probinsya, naabutan ko pa yung mga panahon na yun. May piyesta, so nakahilera lahat ng mga girls at yung mga guys naman nakahilera. Diba? Pag gusto mong isayaw, so tutugtog ang music, so kung saan yung crush mo doon, kukunin mo, diba? Pag yun ang kondisyon mo na parang crush na crush mo yung babae, parang wala pang hangin na nakalusot sa inyo. Yung tawag na very close yung relationship. More than that, ang gusto ng Panginoong relationship. Close as you can be. Sa lahat ng panahon ng buhay, gusto ng Panginoon, very close ang relationship natin sa Kanya. No, hindi lang yun sa time na wala tayo, kaya tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi. Higit lalo pag pinagpapala ka ng Panginoon. Because gusto ng Lord, na laging you will become humble enough para sa iyong buhay. So seek the Lord's face and His will in all things. Sabi sa Psalms, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing.
Wow! Ang ganda. Hallelujah! If we lay our plans sa ating Panginoon and seeking the face of God, anong sabi niya dyan? You shall not lack any good thing. The Lord will provide. Hallelujah! May assurance sa kagad tayo. No? And that plan will be fulfilled in God's perfect time. Ano pa? Great degree, sabi niya dyan. Reveal Himself to us to know His will. Sabi sa Numbers, ang kagandahan, even si Moses, no, the great man of God, ay pinakita niya ang kanyang pagiging leader sa mga Israelites in seeking God's face. At ang kagandahan nito, sabi dyan sa Numbers, He said, listen to the word, sabi ng Panginoon, when there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in vision. I speak to them in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him, I speak face to face. Ang ganda, no? Clearly and not in riddles. Pag ang Diyos nagsasalita sa Mount Sinai, pandinig ng mga Israelita, kulog. Kaya takot na takot sila eh. Lagi nila sinasabi, Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Lord. Kasi kumukulog. Yun ang pandinig nila sa boses ng Panginoon pag ang Diyos nagsasalita. Pero pag kay Moses, sabi niya, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Yung kinover ng Lord in Mount Sinai, ang kanyang mata habang umikot ang Diyos sa kanya and see the back of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? So isa po sa mga pagpaplano ay seeking the very face of God. Face to face sa ating Panginoon. Heart to heart talk. No? Gusto ng Lord yan eh. Bring it on. Sabi ng Lord. Buksan mong buhay mo sa akin. Gusto ng Panginoon. And one of that success, sabi ni James sa atin, is to seek the Lord's face and His will in all things. Sabi sa Psalms, they will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. May mga promise na Panginoon na ang mga plano natin sa buhay, if we seek the face of God, makikita natin your generation, sabi dyan, of those who seek Him, who seek your face, God, will be blessed, will be vindicated. Woo! Sigurado na ba ang future natin? Amen. Sigurado ang future natin, mga kapatid. Kailangan natin, tanggalin natin yung worries. Let's just plan. At meron na tayong plano, bigay natin yung blueprint natin sa Lord. Lord, baka mas maganda kang blueprint para sa akin. But this is my plan sa aking buhay at sa aking pamilya, sa aking ministry. Number 4, acknowledge the sin of doing nothing. Kailangan sa pagplano natin, recognize natin ito. Baka may kasalanan na nagpipigil sa atin. Gusto nang i-bless ng Panginoon, nakuumang na yung blessing, hindi magawang-gawang i-release. Baka naman may nag-i-hinder. Okay? Sabi sa James, yet you are stupid enough to brag. It is wrong to be so proud. If you don't do what is you know is right, you have sinned. Kayo, hindi na kayo mga elementary. Hindi na kayo mga bata. Alam nyo ang tama sa mali. Kayo mismo makahuhusga kung ano ang tama at sa mali. Even to think, alam nyo kung ano nangyayari sa isipan nyo. Sa mga ginagawa natin, sinasabi natin verbally, sa inaction natin, hindi ko na kailangan isa-isahin pa yan. Alam natin ang mga moral values na magaganda. GMRC, di ba? Pagpasok mo sa elementary, tinuturo na yan ang teacher mo. Good manners and right conduct. How much more pag in-apply mo ang Word of God? Gusto ng Lord lagi ay righteousness. Sabi sa James, okay? To plan your own way is boastful sa ating Panginoon. Tawag dyan, arrogance. Because you may feel that you are better than God. Kaya hindi mo kinukonsider ang Lord pag meron kang mga plano sa buhay. Hallelujah.
sa mga estudyante, ma-start now. Para pagtandaan yung tulad namin, maganda ang pundasyon. Alam niyo ang pagpaplano na pinagkakaloob sa atin, Panginoon, binibigay natin sa atin. To plan without taking into consideration God's will is to set ourselves up and above God Himself. Sabi sa Philippians, "My dear friends, you always obeyed when I was with you." Sabi ni Paul, "Now that I am away, you should obey even more." Kasi wala nang advisor, wala nang spiritual father. So kailangan magbuhay kayo ayon sa kalooban ng Panginoon kahit wala siya. So work with fear and trembling to discover what this really means to be saved. Kailangan ang pagiging Kristiyano, yung tinanggap mong salvation sa Panginoon, ay manantiling malinaw at sumisinag sa mga tao na kapaligid sa atin. Hallelujah! God is working in you to make you willing and able to obey Him. Imposible na wala kang maririnig sa Panginoon na mga advices, na conviction. One thing, eto, tandaan ninyo. If walang conviction na nangyayari sa inyo, you are used to it. You consider that as true. And that is true. Pag used ka na dyan, akala mo tama. But consider it sa Word of God. Hallelujah. Kaya sinasabi ni Paul sa mga taga-Philippi, kailangan mamuhay kayo ng ayon sa kalooban ng Diyos kahit ako wala na. Importante yan. Prove that Jesus is alive in us. 1 Corinthians, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain." Ang ganda ng kanyang pagkasabi. "Therefore, brethren, be steadfast." No? Hindi natitinag. "Always abounding in the work of the Lord." Kailangan laging may paggawa. Hindi ka nag-stay put. Kasi pag alam mong katotohanan, hindi ka mapipigilan. Imposible, hindi mo mabanggit si Jesus sa mga nakakausap mo, sa mga nakakasama mo. Alam mo, proud ako dahil dun sa FB natin, nagpo-post tayo ng mga pictures, ng mga Word of God. Naka-counsel po tayo dun. Naghihingi sila ng advice what to do sa church, no? Nag-advise kung anong kanilang gagawin as part of the church. And I'm very proud to say na yung Facebook is a channel of blessing sa iba. Because if you have faith and acknowledge na ang buhay sa atin ng Panginoon, sabi dyan, acknowledge that sin of doing nothing. Kailangan hindi ka mapigilan. If you know the truth, speak out. Kailangan mo sasabihin, mahal ka ng Diyos. Diba nahihiya pa tayo? God loves you. But you say the truth. Mahal sila ng Panginoon. We must not stop doing good works for the glory of God. Sabi pa yan, if you don't do what is known, what you know is right, you have sinned. Mabigat ang sabi ni James, yung leader ng council. Hindi niya sasabihin ito kung by own words lang. Ito is coupled by the Word of God and by experience sa pag-iikot sa mga churches na tinayo ng kanyang mga kapatid. Sinasabi niya dyan, if you don't do what you know is right, you have sinned. Ang galing, ano? Dito, hindi ko na ito dadagdag sa inyo. Very literal yan. Ayon mismo, alam na alam natin within us what is right and what is wrong. Sabi dyan, but be doers of the word and not hearers only, or else you're just deceiving yourselves. And not just deceiving yourselves, ano pa doon? Sinned against God. Pag alam mo yung tama at hindi mo ginawa, ginawa mo yung mali, pwede sinasabi mo dyan. No? You are sinning against God. Pero kung gusto mong ma-experience na ang glory ng Panginoon na makita sa iyo, try to say something sa mga kapatid natin. Anyway, lahat tayo tinawag din, di ba? In the book of Matthew, "Go ye therefore, preach the gospel to all nations. Teach them what I taught you, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of
the Holy Spirit. Ano sabi ng Panginoon? Don't worry, I will be with you till the end of the age. Hallelujah! Hindi kinumisyon sa isa, but kinumisyon sa lahat. And if you know the truth, you must speak the truth. It is sin because it involves arrogance and boasting, which is evil. It is sin because we who are Christian know better what is good and what is true. Sabi sa Matthew, you must obey God's command better than the Pharisees and the teachers of the law. Obey them. If you don't, I promise you that you will not get into the kingdom of heaven. Mas mabigat ang binitawan. Hallelujah. But for us, ano ang nag-move sa atin? It's a mercy. Totoo yun. It's a mercy and grace ng ating Panginoon. Gracia lamang, kapatid. Pag nagawa natin ang mga bagay, yung alam natin totoo, nagawa natin, hindi mo rin masasabi na because prayerful kasi ako eh. Because marami kasi ako present ako every Sunday. Kung nagbabasa ako, in a way, nakakatulong. But, hindi mo masasabi ikaw. You always say, salamat Panginoon. Nagawa kong mga bagay na yun dahil sa tulong mo. Ikaw lang Panginoon ang nakakagawa. Conclusion po natin. How do we make our plans? If we plan without considering the will of God, then we are foolish, arrogant, and sinful. If we make our plans subject to approval of God, then we are wise, submissive, and righteous in God's sight. If we endeavor to plan as much as we can within the framework of God, napakaganda nito. No, marami kang plano sa buhay, but yet kinukonsider mo ang will ng Panginoon, much better. Maraming success ang bibigay sa iyo ng Lord. Maraming increase. Hallelujah. Kasi tayo, ginawa tayo ng Lord, hindi lamang for a single plan. No? Multitasking, kaya nga natin eh. Pero try to consider yung framework ng ating Panginoon. Just lay down yung plan natin sa Panginoon. And God will give us success. Etong maganda. Submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Hallelujah. Lahat ng sinabi natin, doing what is right, ginagawa mo yun, just submit to God and be at peace with Him. In this way, sigurado ka na, prosperity will come to you. Marami po ba tayo natutunan? Hallelujah, shall we all rise and shall we pray. Thank you, Jesus.